Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Christine. At kung ikaw ay bago lamang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo ang tiny bell para maging updated ka sa aking mga video. So ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo ay isa sa pinakamabisang pampaswerte na ginagawa ko para ako ay swertehin. So guys, alam nyo ba na napakarami ng swerte na dumating sa akin simula ng mga gumawa ako ng mga ganitong ritual. At kayong mga manonood ko ay mga nagpatotoo din na kayo ay mga sinwerte din simula ng ginawa nyo ang mga ritual na itinuturo ko sa inyo. Yung mga ritual na to ay marami na po ang mga sumubok nito na gumawa at talaga namang sila ay sinuwerte. At kaya po ito ay mga isinishare ko din sa inyo dahil nung ginawa ko din po ang mga ritual na ito ay talaga pong walang humpay, walang tigil ang swerte na dumarating sa amin. Itong isishare ko ay isa sa pinakamabisa na pampaswerte sa aking mga ginawa. Guys, bago ko umpisahan ang video na to, disclaimer muna dun sa mga taong hindi naniniwala sa ganitong mga pampaswerte, sa ganitong mga ritual na ginagawa, ay i-skip mo na lang ang video na to at humanap ka ng video na gusto mo. Ito lang yung mga kailangan natin dito sa ritual na ito. Kailangan natin ng clear na lalagyan. Ay crystal na lalagyan. Kahit anong lalagyan po ay pwede nyong gamitin. Baso, mangkok, or mga garapon. Basta siya ay crystal. Kailangan din natin dito ng mga barya. So kailangan natin ng mga barya. So, ayan. Kailangan natin niya mga barya na yan. So, kahit anong amount po ng barya ay pwede niyong gamitin dito sa ating ritual. Kailangan natin ng bigas dahil ito ay kasaganahan. Ang bigas ay simbolo ng kasaganahan. Kaya, kailangan natin gawa ng ritual ito para tayo ay swertehin at maging masagana ang ating pamumuhay. At kailangan din po natin dito ng dahon ng laurel. So, isang piraso lang po ng dahon ng laurel ang gagamitin niyo. Pumili na po kayo ng magandang dahon ng laurel. Yung wala pong sira. So, ayan po. Buo. So, ang nabili ko na dahon ng laurel ay medyo malaki-laki. Hindi na yung sobrang liliit. Ito na lang guys at may nakuha ako na medyo malalaking dahon ng laurel. So guys, hindi po ako makabili sa online kasi nga po hindi sila nagdi-deliver dito sa Saipan. Kaya hindi po ako maka-order sa online. So naghahanap lang po ako sa mga grocery store. So may natsyempohan po ako na medyo malalaki siya. At konti lang yung kasama niya na mga sira-sira. Isang piraso lang po ng dahon ng laurel yung gagamitin nyo. Kailangan din natin dito ng panulat. So guys, susulatan natin itong dahon ng laurel. So isulat natin dito yung buo nating pangalan. So isulat nyo yung buo nyong pangalan dyan. So, kapag naisulat nyo na yung buo nyong pangalan dito sa dahon ng laurel. So, guys, ang paggawa nito tuwing Tuesday o kaya Friday, yan po ang pinakamabibisang araw kapag kayo ay gagawa ng mga ritual kung umaga. Pero kung gabi kayo gagawa ay new moon o kaya full moon. So, yung new moon po ay hindi masyadong maliwanag ang buwan na yan. Pero kaya po pwede kayong gumawa ng ritual dyan dahil ito ay bagong panimula. Kaya bagong buwan at saka full moon kayo pwede gumawa kung gabi. Kaya okay lang po kahit hindi masinagan masyado ng new moon yung inyong ginagawang ritual. Basta po ang importante kapag gabi kayo gagawa new moon o kaya full moon. Kapag umaga naman po kayo gagawa ay Tuesday o kaya Friday. 6:30 hanggang alas 8 ang magandang sikat ng araw. At ito po ay kailangan ma-energize natin sa araw para lubos-lubos at tuloy-tuloy ang swerte na pumasok sa atin. Guys, ganito lang yung gagawin nyo. Itong ating lalagyan ay ilalagay natin itong ating dahon ng laurel. Pero bago natin ilagay ang dahon ng laurel, ay magwi-wish muna tayo dito ng ating mga kahilingan. Dahil ito ay napakaganda na magtupad ng inyong mga kahilingan. Dahil sa dami ko na pong nagawa na ritual at nasunog na dahon ng laurel, ay talaga pong puro swerte ang dumarating. So, hindi naman po lahat dahil hindi naman po perpekto ang mundo na talagang swerte lahat ang ibibigay sa'yo. Kahit na may pampaswerte kang ginagawa, ay hindi naman lahat yan ay swerte ang ibibigay sa'yo. Meron ding mga pagsubok na pagdadaanan nyo.
So kung kayo ay dumadaan sa mga pagsubok na ganyan, yung mga problemang mga ganyan, ay ipagpasa Diyos nyo na lamang po at gumawa kayo ng mga ganitong ritual para makontra yung inyong mga kamalasan. Dito sa Dahon ng Laurel ay magwi-wish kayo ng inyong mga gustong mangyari. So, kalimitan po ang mga kahilingan natin ay tungkol sa pera, tungkol sa pamilya at sa ating mga negosyo. Kaya kayo na pong bahala kung ano ang inyong mga kahilingan. Tulad na lang po ng bigyan mo ako ng maraming maraming pera, bigyan mo ako ng magandang bahay, bigyan mo ako ng magandang sasakyan, bigyan mo ako ng maraming maraming paupahan, umunlad ang aking mga negosyo, at bigyan mo ako ng lakas ng loob na malagpasan lahat ng aking mga problema. Ilayo mo kami sa lahat ng mga kapahamakan, sa mga sakit, at sa mga negatibong tao. Makatapos ang aking anak sa pag-aaral, aking mga anak, kung marami kayong mga anak guys. So guys, isa pa lang po ang anak ko, kaya aking anak pa lang yung aking wini-wish dito na makatapos ng pag-aaral. So guys, kayo nang bahala kung ano pang mga kahilingan ang gusto nyo pang hilingin. At kapag nakahiling na kayo dito, ay ilagay nyo siya dito sa ating lalagyan. So kung baso yung paglalagyan nyo, ilagay nyo sa baso. Kung ganitong mangkok, ay di sa mangkok nyo siya ilagay. So ilagay nyo siya dyan, ang ganyan. Tapos lagyan nyo siya ng 7 barya. So kahit anong amount po ng barya, ay pwede nyong ilagay dito. So, lagyan nyo siya ng 7 pirasong barya. So, lagyan nyo siya ng 7 pirasong barya. So, kailangan guys, ang paglagay, itong tao ang nasa ibabaw. Kailangan nakaharap yung tao sa ibabaw. Laging iibabaw nyo yung harapan nito guys. So, iibabaw nyo yung harapan niya. Kung walang tao guys, yung inyong barya, kasi marami po nagko-comment na wala daw pong tao yung barya nila, yung currency ng pera nila dun sa lugar na nasaan sila. So, kayo na pong bahala kung alin yung harapan nun. Kasi hindi ko alam kung alin yung pinakang harapan niya. Kayo na pong bahala. So, ganyan po ang gagawin nyo. So, ayan po. Tapos, lagyan nyo siya ng bigas. So, dahan-dahan lang po ang paglalagay ng bigas dahil baka po matapon. So, huwag po kayo magtatapon ng bigas. So, lagyan nyo siya ng bigas. Ayan po. Lagyan nyo siya ng bigas. Ayan guys, kapag nalagyan nyo na siya ng bigas at nakakalahati na, lagyan nyo ulit siya ng 7 pirasong barya. So kahit anong amount po ulit ang pwede nyong ilagay. Basta po siya ay 7 piraso. So ayan, kailangan po laging nakatihaya ang tao, yung harapan niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ayan po. Laging nakatihaya, guys, yung pinakang harapan niya. Tapos, lagyan niyo ulit siya ng bigas. So, guys, ito ay pasisinagan niyo sa araw ng 6:30 hanggang alas 8 o kaya ay 30 minutes lamang. So, pasinagan niyo siya sa araw ng 30 minutes. Okay na po yun. Kung gabi naman, ay pasinagan nyo rin siya sa buwan ng 30 minutes din. So, kailangan guys, ay masinagan siya ng buwan o kaya ng araw. So, punuin nyo po siya ng ating bigas. So guys, kapag napuno nyo na siya ng ating bigas, ay lalagyan nyo naman siya ulit sa ibabaw ng 7 pirasong barya. So guys, yung ilalagay nyong barya ay nakaganyan na siya. Ayan, paganyan na siya. So ayan, 7 piraso pong barya ang inyong ilalagay.
So, ganyan. Kailangan po lahat ng tao ay nakaharap sa inyo. Yung gagawin, 7 pirasong barya ang nakatayong ganyan sa inyo. Sa inyo po dapat nakaharap yan. So, kapag hinarap nyo siyang ganyan, ang pag-display po ay sa inyo nakaharap. So, huwag nyo pong itatalikod sa inyo. So, ito guys ay pwede nyong ilagay sa inyong altar kung kayo'y merong altar. Kung wala naman, ay pwede nyo itong ilagay sa inyong sala sa center table. Huwag po ninyo itong ilalagay sa inyong kusina dahil meron po itong barya na kasama. May pera po ito. So, huwag po kayo maglalagay ng ganito sa inyong kusina, lalong-lalo na kung ito ay ipapatong nyo sa inyong lamesa. Kung gagawa kayo ng mga ritual na merong kasamang mga ganitong pera, ay huwag po kayong gagawa sa inyong lamesa na kinakainan. Kasi po may nagtanong sa akin na kung pwede ba daw gumawa ng ritual sa lamesa na kanilang kinakainan. So, pwede naman po gumawa dyan ng mga ritual, pero wala po dapat kasamang pera. Tulad po nito, itong ritual na to, hindi po pwede itong gawin nyo sa inyong lamesa na kinakainan kasi may kasama po itong pera. So, ito po ay pwede nyong gawin sa center table nyo sa sala o kaya ay sa inyong kwarto. Pwede nyo itong gawin. Basta po nakaharap kayo sa silangan kapag ito'y inyong ginawa. Kapag natapos nyo na po itong pasinagan sa araw ng 30 minutes o sa buwan ng 30 minutes, ay pwede nyo na po itong ilagay sa inyong center table sa sala. So, huwag nyo na po itong ilagay sa inyong kusina kasi may pera nga po. So, kung gusto mo naman po sa inyong kwarto, ay pwede rin po ito sa center table dun sa inyong kwarto malapit sa inyong higaan. So, kung wala po kayo niyan, ay pwede na po ito sa ibabaw ng inyong cabinet. Pero kung meron po kayong altar, ay mas maganda po na sa altar nyo ito ilalagay kasi parang inaalay nyo ito sa kanila. So, kaya po maganda rin itong ilagay sa inyong altar. So guys, lahat ng ritual ko guys ay nakalagay sa altar. So meron po akong altar dito, nakaharap siya sa silangan. So ito po yung silangan, nakaharap po siya dyan. Kaya ganyan ko po siya inilalagay sa altar. So sama-sama po lahat ng aking mga ritual doon sa altar na yon. So medyo malaki po yung lalagyan doon kaya nagkakasya po lahat ng aking mga ritual. Kapag papalitan ko na sila guys, ay saka ko ipapakita sa inyo dahil para po hindi makontra yung swerte. So, idinedemo ko po sa inyo yung aking mga ginagawang ritual. So, ayan guys. So, ganito lang kasimple yung inyong gagawin at makakaakit na kayo. Limpak-limpak na swerte, kasaganahan ng inyong pamilya. At hindi naman po lahat ng pampaswerte ay tungkol sa pera. So guys, laging yung tandaan na ang video na to ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating mga ginagawa. So guys, laging yung tandaan na samahan ng pagdadasal, sipag at tiyaga at 100% na paniniwala sa mga ganitong ritual na inyong ginagawa para ito ay mabilis ang talab sa inyo. At guys, kapag gagawa kayo ng mga ritual, huwag nyong hihintayin yung swerte na yan. So, huwag kayo yung aasa lang na, ay gumawa na ako ng pampaswerte, kaya hindi ko na kailangan magtrabaho. Kasi suswertehin naman ako kahit hindi na ako magtrabaho kasi gumawa na ako ng ganitong ritual. So, hindi ganun guys. Kailangan ay magsipag ka pa rin at huwag ka lang umasa sa ritual na iyong ginagawa. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!